Reebok sa mga tamad. Tanginan nyo. Magtrabaho kayo, huwag kayo aasa sa isang tao. Porque binibigyan kayo, porque sinasuportahan kayo. Di kayo magtrabaho! Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko! Mga tamad! Mga umaasa na kayo sa akin! Magtrabaho kayo! Mga easy money, gusto ninyo? Bakit mo ng 2.5 million? 2.5 million pera ko yun? Bakit kinukuha mo yun? Pera ko yun? 2.5 million? Kaya nila ako maglabas ng samahan loob ba? Minsan lang naman ako magganito eh. Ang sama ng birthday ko, ganito. Ganito. Ang hirap kasi pamilya mo. Diba? Ang barang gusto kong ubusin. Diba? Hindi naman tayo robot eh. Parang gusto kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Ginagawa mo na nga yung lahat. Pagbigyan niyo ako this time ha, dito for content ha. Ito eh, gusto ko lang iparating sa kapatid ko. Kasi binlak ako eh, ayaw ko sa atin ng kapatid ko. Mga siya. Kukwento ko sa inyo. Okay. Kwento ko mga chapsa para alam nyo bakit ako magkaganito. Meron akong kapatid mga chaps na may edad sa akin. Ate ko. Eh, ate ko, pinagkatiwalaan ko mga job sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya, siya nag-aasikaso. Lahat ng... Siya yung pinakakanang kamay ko sa mga properties na meron ako. Ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin. Na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Chismis ka ba sa ibang tao? Namaldita daw ako. Yung ate ko mga chaps sa yung kanang kamay ko ha. Joy Cobillian yung pangalan niya. Siya yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. Na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo eh. Akala mo, papagkakatiwalaan mo. Kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko. Lumago yung ano. Maraming salamat Panginoon Lord. Lumago yung business ko.
Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, nagusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung lulukod. Ako pa yung magmamangaawa na ibigay niyo ng akin. Milyon, milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sa akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, ay bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam na miscellaneous pag nagpapawithdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba dun. Lala, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba dun? Diba? Wala na akong ano dun. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit isa-isang libo eh. Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkatiwalaan ko nga, diba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks din na nakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool. Pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan. Siguro, yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Never tayong sumuko, never tayong nagreklamo. Lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize niya yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat yung pinaghirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa. Na milyon. Oo, kikitain ko, pero pagpapagurang ko pa, ulit. And then nila iniisip yun. Hindi naman ako habang buhay vlogger. Hindi naman ako habang buhay kumikita ng ganito. Napapagod din ako. Diba? Napapagod din ako. Sinasabi ko to sa social media kasi mga chat, napapagod ako, hindi ko siya makontak. Kaya gusto dito, ito lang yung way na maparating ko sa kanya, yung sama ng loob ko kasi hindi niya ako kinakausap. Ito lang yung way na maparating ko sa kanya, ma-realize niya, Panginoong Lord, gisingin yung utak, makapatid ko, nalalaso na yata. Kasi may mga nagsusunsun sa kanya. Milyon mga chat, ang hindi ko makuha na pera ko naman. Marami ako pinapasahod na tao. Lahat yun nakatenga dahil sa kanya. Alam mo yung wala akong magawa eh, kasi nandito ako eh. Malayo ako. Gusto ko lang i-shoutout yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yan pera. Hindi mo naman yung pinaghirapan. Bakit kailangan mo akong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya? Sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi? Tapos ganyan ka? Magnanakaw ka? Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo.
ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa kong maganda. Ang masakit pa pati kuya ko, nag-happy pa kayo sa pera na kinukuha niyo sa akin. Ano? Ano ba ako? Hindi naman ako dito nagtatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape, kailangan ko mag-vlog para lang magkapera ako. Tapos gaganyanin niyo ako. Hindi kayo magtrabaho! Hindi kayo magtrabaho! Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko! Mga tamad! Mga umaasa na kayo sa akin! Magtrabaho kayo! Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taong to para maranasan nila yung hirap! Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo! Ipapakain mo sa anak mo, galing din sa akin! Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin! Ipagmamalaki mo pa? Nabibigyan mo yung magulang natin? Ano yung bibigyan mo sa magulang natin? Pero ako din! Mga easy money, gusto ninyo pahiyaan? Go! Real talk sa mga tamad! Tanginan nyo! Magtrabaho kayo, huwag kayo aasa sa isang tao! Porque binibigyan kayo, porque sinasuportahan kayo! Mag-ano kayo sa sarili nyong paa! Hindi yung ganyan! Natitake advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo, porque meron! Tapos ano, anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sasabihin mo, pampuhunan mo? Pampuhunan mo, galing sa nakaw? Kalib ka ng laman. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate kong mga chaps, sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko, kundi ko mabibigay yung parte niya. Anong parte mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. Makanigan. Ang pangalan natin ko, Joy Cubillen. I-search nyo. Para matauhan siya. Lahat ng meron ka, may sasakyan ka. Galing sa akin yan. Mga alahan sa suot mo, galing din sa akin yan ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka ni nakaw? Makikita ko yung bangko ko. Ang pagkakamali ko lang talaga, mga chaps, yung nangalan ko sa kanya. Manginginig ako, mga chaps. I'm shaking, hold on. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kakauwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million pera ko yun! Bakit kinukuha mo yun? Pera ko yun! 2.5 million! Pera ko! So, kumidro ka pa ng 500,000 galing din sa pera ko! Kapal na mukha mo talaga! Magkakasabot pa kayo? Marunong ko magpatawad! Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh! Kasi kapatid kita eh! Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo! Kausapin mo lang ako! Kausapin mo ako kung bakit ba? Bakit mo to ginagawa sa akin? Inuubos mo lahat ng pera ko! Unti-unti! Kung masama akong tao, sabihin mo sa akin saan banda? Kayo, nagbigay ng dahilan kung bakit ako naging ganito sa inyo.
Di naman ako ganito eh. Ang saya-saya ko. Pagka-umiwi ako ng Pilipinas, ang saya-saya ko. Lahat na lang ng mga gusto nyo, ng luho nyo, binibigay ko naman sa inyo. Wala akong pagkukulang. Wala. Alam ng Panginoon Lord yan. Wala akong pagkukulang. Nakakapagod. Kasi sarili mo kapatid, masakit. Sobrang sakit. Kasi sarili kong kapatid, ginanito ako ng mga chaps. Nauubusin lahat ng meron ako. Pati mga anak niya, hindi ko dinadamay yung mga bata, pero sana maisip niya yung mga anak niya, yung mga tulong ko sa mga anak niya. Kung masama akong tao, yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon, kung masama akong tao, dapat pinalayas ko na, pero hindi ako ganong tao. Dahil mahal ko yung mga anak niya. Siya lang ang may problema. Sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord. Bigyan pa ako ng lakas. Ayokong magkasakit. 8 months pa lang yung anak ko. Parang gustong-gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. Magbalag kayo ng buto. Huwag kayong aasa sa mga tao na tumutulong sa inyo lagi, tinitake advantage ninyo. Hindi ako ganito sa social media, pero mga chaps, hindi ko kasi makausap yung ate ko eh, binlock niya ako. Kaya dito ako naglalabas para makarating sa kanya yung mga chismosa dyan. Parating nyo sa mga nakakakilala sa ate ko, parating nyo sa kanya itong video ko, itong live ko. Hindi nyo maiintindihan, yung mga nambaba sa akin, hindi nyo maiintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Mga chat, kung nasa sitwasyon ko kayo, hindi nyo kakayanin. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi pa ako madamkilay. Mahal ko ang pamilya ko. Kung anong meron ako, sinishare ko sa kanila. Hindi ako nagko-content dito about sa pamilya ko, simulat sa pool, kasi ayoko ng ganun. Pero ngayon, I'm burned out. I'm totally burned out. Kasi wala na rin ang pakialam ang ate ko sa pati magulang ko eh. Wala rin siya makialam eh. Kung anong sasabihin ng magulang ko sa kanya, hindi siya nakikinig. Ngayon, ibalik mo yung pera ko na para sa akin, hindi yan para sa'yo. Kapal ng mukha mo. Meron pa siyang 2.5 million na kinuha na yata niya kanina. Kung di pa tumawag sa akin yung bangko, di ko pa malalaman. May mga sarili kayong desisyon. Unti-unti yung mga pera ko. Hindi kayo magtrabaho ng sarili nyo. Yes, my love. I'm okay. Kapatid mo, mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa mga mag-anak mo. Totoo yan. At least kung sa ibang tao pa, hindi ka masyadong masasaktan eh.
kung may nakawin sa'yo, pero ito kapatid mo eh. Dinarantado ka ng bonggang-bongge. Lahat pa ng meron ka, gusto ang kinin. Lahat pa ng meron ka, gusto ang kinin. Hindi tira kasi ang kapatid ko eh. Ito real talk lang din sa kapatid ko. Kung pinapanood niya to, yung mga chismosa dyan, iparating niyo to sa kanya. Sasabihin sa akin ng kapatid ko kasi nga tinanggal ko na siya sa trabaho niya na kanang kamay ko siya, di ba? Tinanggal ko na siya. Ngayon, sasabihin niya sa akin, kailangan niya daw ng separation pay kasi tinanggal ko daw siya, kineso. Kaya kailangan niya ng milyon, dai. Milyon ang kailangan ng kapatid ko kasi nga wala na daw siyang trabaho, eme-eme, ganyan-ganyan. Pati asawa niya wala na trabaho, ganyan-ganyan. Kundi naman masira ulo din eh. Ha? At nakalaka na pinapasahod ko sa'yo, buwan-buwan, pwede ka nag-ipon. Paano? Inuuna mo yung luho mo. Inuuna mo yung alaalahas, inuuna mo yung sasakyan na wala ka namang parkingan, inuuna mo yung kung ano-anong mga luho na hindi naman karapat-dapat. Ulti mo nga bahay, wala ka eh. O ngayon, pag-aabot ka sa Tambol Mayor, ako ngayon na may kasalanan. Kasi tinanggal kita, wala ka ng trabaho, so kasalanan ko yun. Alam niyo mga subs kayo ha, huwag kayong gagaya dyan. Huwag kayong gagaya sa ganyang mga tao. Pag kayo may trabaho, mag-ipon kayo mga subs. Ang sarap bumili ng sarili mong gamit na galing sa pinaghirapan. Ha? Ang sarap bumili, pakipakain sa anak mo na sarili mong pinaghirapan. Hindi, itong ate ko hindi, napakagaling eh. Ha? Kukunin niyo yung pera na may inuunti-unti ako. Nung nakaraan niya, nag-knockout siya sa akin ng 150,000. Nandyan ako ha, sa Pilipinas noon. Pero hindi ko alam yun. Inuunti-unti niya, 150, 50, another 150, and then 50 ulit. Pag ganun-ganun. Tapos ngayon, this time, iniipit niya ako, gusto niya kunin lahat ng pera ko doon sa bangko. Tapos ngayon, kukunin niya 2.5. Wow, nasa bangko niya na, ng 2.5 million, nasa bangko niya na. Napakagaling talaga. Diba? Nakakainis. Wala kasi wala kang magawa eh. The third time, naginanyan ako ng kapatid ko, every time lang na may ginagawa sa akin silang masama, madali kasi kung kausap. Napakabuti kong tao, alam niya na mga nakapaligid sa akin, madali akong magpatawan. Ha? Pero, ngayon, at this time, naharap-harapan na, inuunti-unti na yung bangko ko. Tingin mo, kakalma ako? Kakalma pa rin ko? Ang layo ko? Sabi ko nga, hindi ako sa Mama Mary na lagi ako mabait. Pabash nyo lang ako, kaso naman sinasabi nyo na for the content, o kaya sinasabi nyo bakit ka pa nagyayaw-yaw dito sa social media, keme-keme, even lang ako ng ate ko eh. Kaya ako na ganito, para iparating sa kanya, kayo na magparating, kasi ayaw niya akong kausapin. Oh. Ha? Ayaw niya akong kausapin, pati magulang ko nadadamay na. So, this is the way para makarating sa kanya yung gusto kong sabihin. Ha? Hindi nyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon. Madam, bakit po may access siya sa bangko ko? Kasi nga ganito, pinagkatiwalaan ko siya. Okay? Nag-uumpisa pa lang ako sa business, nag-uumpisa pa lang ako ng Madam Ilay. Ang pagkakamali ko, na alam ko naman na pagkakamali ko, pinangalan ko sa kanya yung bangko. Na hindi ako ang co-owner. Siya lang ang nakapangalan. Pero, pumapasok sa kanya, alam niya na hindi kanya yung pera. Alam din niya ng mga distributor ko and reseller ko. Alam nila na hindi yan kanya pera kasi dumadaan sa kanya. Pero kasi nga kapatid mo, wala naman sa usapan namin, hindi ko naman akalain na pag ganito na pala kalaki yung business ko, ganito yung gagawin niya sa akin. Kasi nga, hindi ako nag-focus dun eh, kasi nga ang laki ng tiwala ako sa kanya. Diba? Ang laki ng tiwala mo kasi nga kapatid mo. Madaling sabihin yun eh. Sabi ng ate ko, nakakabili ka nga ng mga bag na milyon, kineso, kinenong, ganyan, ganyan. Asa, akin yun. Kasi yun ang happiness ko eh. At pera ko naman yun. Kahit bumili ako ng tigmimilyon na bag dito, sa akin yun. Sasabihin nga, nakakabili daw ako ng milyon na bag, bakit hindi ko daw siya bilhin ng bahay na worth 2 million? Dati yan na sinasabi ng ate ko ah. Oh, bakit kita bibilhin ng bahay?
dito. Ay, gamukan mo kaya sa... Ah, kanina pa nung nasa bako siya, gusto niya pakunin lahat ng pera ko daw. Lahat, lahat. Lahat. Lahat ng pera ko gusto niya kunin. Malakas ang loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon 2.5 million, tapos nag-withdraw pa ng 500,000. Napakagaling. Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, oh, alam niyo na. May kulang pa ba? Pinagtatanggol niyo pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagkuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000, ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako yung mayaman ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every things na meron ako, lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yung pinulot. Hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? Ano daw? Let the bank know sa froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita yung bank account niya eh. Tapos gusto ko, iparating niyo sa kanya yung mga chismosa dyan na pinagtatanggol daw siya, na kaysa ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang, gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama, sa totoo lang. Ang dami mo na naitulong sa lahat, sa dinami-dami ng naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pag nanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo, kita sa CCTV, na ninakawan niya ako ng ano eh, ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. Hindi siya umaamin. Walang magnanakaw na aamin ang kasalanan niya, tandaan niya. Tapos gaganituhin niya pa ako, birthday ko. Mga chat, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya, malapit na. Lang araw na lang. Niminsan na, hindi ako naghanda, ah. Hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Magbe-birthday, every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Ultimo birthday ko, ako naghahanda. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod na yung ganun. Ikaw lang lagi nagpupursige. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano magkapag nagkasakit ka? Di pinay kayong lahat. Kasi ako lang inaasahan yun, di ba? Gusto ko ma-realize na kapatid ko. Marating yun sa kanya tong video ko na live. Kapal na mukha mo. Hindi nyo pa inisip na kakapangan ako lang, naging postpartum pa ako, tapos gaganto ko ako. Na ang inisip ko na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa. Dito housewife ka pa. Iba dito sa Amerika mga chat. Hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos ganyan pa yung binibigay niyo sa akin kung sumisyon. Lagi niyo ko ini-stress. Hindi niya pa inisip. Ipatulpo mo. Gusto ko talaga siya ipatulpo. Konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga chat yung magulang ko eh. Yung magulang ko ang masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsol sa utak niya para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati. Ewan ko ba bakit ganyan. Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera. Kahit ka mag-anak mo pa yan. Pag
nakakita ng malaking pera yan, magbabago ang tao. Sa sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya. Ang laki-laki ng sinasahod niya buwan-buwan. Anong trabaho ng ate ko? Punta na ng bangko. Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano nung pinababayaran ko, yun lang. Then after ng anong trabaho ng ganun ginagawa niya, phone-phone na lang. Ikaw ba naman, hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho? Wala kang amo na nagbabantay sa'yo. Petex-petex ka lang. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Di ba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang once, twice, thrice a week. Minsan, chat-chat pa. Ha? Pati ngayon pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Cavite, tutulungan mo magulang natin. Nakakount yun sa sahod mo eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps, kayong, kung meron kayong mga magkakapatid ha, kung meron kayong kapatid, huwag niyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid ninyo. Halimbawa, may sakit yung magulang nyo, or bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo, o kaya naman, babantayan mo yung anak ng kapatid mo, huwag niyong bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Kusang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Eh hindi, yung kapatid ko, may ano yan, bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Again, shoutout sa kapatid ko ha, sana ma-realize mo yung mga sinabi ko, ulitin mo tong video na to kung ngayon mo lang na ito napanood. Maghanap buhay kayo. Hindi yung gagamitin mo yung pera ko na ipangaano ninyo, sarap-sarap ninyo, easy money. Bibigyan kita ng pera pero hindi ganyan kalaki kung gusto mo. Kasi pinaghirapan ko naman yan eh. Bakit mo ba ang kinin yung diyo? Diba? Papalaman mo sa anak mo na hindi naman sa'yo. Pangit yung ganun. Lahat, tandaan nyo to, lahat ng pera na madaling makuha, lahat ng perang galing sa nakaw, lahat ng perang hindi naman sa'yo at ginastos mo, madaling mawawala yan sa'yo. Ako pa sasabihin nyo na ako madidiserable ang buhay. Pag, ano, madidiserable buhay ko dahil sa inyo. Pero ako kahit maghirap ako, kaya ko ulit umangat kasi masipag akong tao. Marunong ko dumiskarte, hindi katulad ninyo, easy money gusto ninyo. Gusto nyo mapaglamang kayo sa kapwa, manggahaman kayo. Lahat ng empleyado ko, pinapasahod ko yan. Hindi ka ba naman na ano, tapos kukunin mo yung mga pera ko, eh nagpapasahod ako ng tao. Hindi nyo ba inisip yan? Tapos yung mga emergency, sa akin kayo tumatakbo. Hindi nyo pa ba na-realize yan? Pagka may hinihingi kayo, binibigay ko agad. Tapos nanakawan niyo ako ng ganito? Gaganto gagawin niyo sa akin? Dahil malayo ako? Anong mukha ng ate ko? Ito mukha ng ate ko, Day. Binlak ako niyan eh. Sige, wala na akong pakialam kasi total, ginagago mo na ako. Di, ipopost ko na lang din mukha mo. Diba? Ginagago mo na din ako eh. Hindi lahat ng pagkakataon. Kukonsensyahin niyo pa ako. Yes, my love. Tapos ito na regalo niyo sa akin. Birthday ko mga chaps. Ito regalo niya sa akin. Sama ng loob. Buong buhay ko, tinulungan ko yung pamilya ko, tapos ganito igaganti sa akin. Sama ng loob. Yun na nga eh, kakapanganak ko lang, di nila inisip yun. Magang pilay, aslam po, magkano po laman ng bank? Million. Million. Hindi na ako magbibigay ng ano basta, million. Pero ngayon, nakakuha na siya ng 2.5. Pero meron pa doon.
Inuunti-unti niya nga ako, Chaps. Inuunti-unti ako. Nung nakaraan, paunti-unti, kumuha ng 150, 50,000, 50,000 ulit, tapos 150 ulit. Sa ibang bank, iba-ibang bank kinukuhanan niya eh. Tapos ngayon, buti na lang tumawag sa akin yung banko. Hindi nag hindi na-inform ako, hindi ako in-inform na mag-withdraw daw ng 2.5. Wow, may pala decision nga siya. Pala decision, may sariling decision. Anong trabaho ng kapatid mo dati, madam? Ba't ang lakas na humingi ng sweldo? Di ko alam. I think sa ano yan eh. Trabaho niya dati, I think sa ano eh, inventory eh. Sa isitan ba yun? Parang nag-inventory siya dun. Tapos nung simula nung hinired ko siya sa business ko, tumistak na siya magtrabaho. Pati asawa niya, pinapasahod ko yan. Tumistak rin sa trabaho yung asawa niya. Lahat yan, pinapasahod ko. Ultimo anak, mga anak niyang mga binata, tinulungan ko magtrabaho sa akin, pero hindi sila nagtagal, ayaw nila. Di, huwag kayo, di ko kayo pipilitin, binibigyan ko kayo ng trabaho, ayaw niyo sa trabaho, di ba? Namimili kayo ng trabaho, okay, basta ako, tumulong ako, pinagtrabaho ko kayo sa akin, ayaw niyo, di ba? Di ako na, hindi naman ako, kung ayaw mo yung trabaho ko, ayaw mo yung ginagawa mo, di okay lang. Basta, sana ma-realize niyo, tinulungan ko kayo. Diba? Ultimo mga luho, cellphone, iPad, laptop. Meron yan sila. Never nilang na-realize yan, Day. Face reveal. Hindi ko alam eh. Binlock nga ako niyan eh. Binlock nga ako. Walang, hindi ko na alam ang ano niya. Basta, search yung pangalan niya. Kung natin mo sila umuwi, kaya nga rin alam niya ilaban lang dapat sa iyo. Kaka-uwi ko lang kasi mga chaps eh. Tsaka may inaasikaso din kasi ako dito eh. Hindi ako agad makaka-uwi. Pero sa December, uuwi ako niyan. Alam mo yung ano mga chaps, alam mo yung pakiramdam na pinagtulungan ka? Ha? Sa bangko, nagwawala pa daw kanina, sabi ng bangko, kasi nga daw, basta nagwawala siya kasi nga gusto niya ma-withdraw lahat ng pera ko. Di ba masira ulo? Pagwala pa dun sa bangko, pinagmamataasan niya ng boses yung mga tao doon, yung mga teller, yung mga ano. Di ba nakakaya? Pinaglalaban niya sarili niya, yung pinaglalaban niya hindi naman kanya pera. Alam mo yun? Ako paluluhod. Ano daw? Iba maningil ang karma. Mapatawad. Mga church, napapatawad ako. Teka lang, iiiya ako. Marunong ako magpatawad, kapatid. Yan, but hindi. Pero hindi ko na sa pagkakatiwalaan. Hindi naman tayo ano eh. Diyos nga mapagpatawad eh, di ba? Sabi nila. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Maldita ako sa maldita. Kung maldita ka, maldita ako. Mas maldita ako. Yung ugali ko, nakadepende sa ugali mo. I'm telling yung mga chaps, napakaswerte nila. At napakaswerte ko din, sobrang blessed ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon Lord, sobrang blessed ako. Pero ungrateful, napaka-ungrateful ng kapatid ko. Bakit ganon? Napaka-ungrateful ng pamilya ko na hindi naman dapat. Kasi lahat naman ang gusto, kaya namang ibigay eh. Diba? Yung ibang tao dyan, nagtatrabaho pa ng mahirap, makakita lang ng 500 pesos sa isang araw, pero sila, napakadali na. Pwede namang humingi kung kailangan ng pera, pero yung nanakawang ka pa, ibang usapan na yun. Yung lalamangan ka pa, ibang usapan na. Diba? May agreement po ba kayo sa bangko dapat din? Wala nga eh.
nung pinag, kasi nga kapatid ng mga chaps. So nung nag-umpisa ako ng mag-business o mga ganito, yung ibang pera ko, sa kanya ko pinangalan dahil nasa Amerika nga ako noon. Siyempre kapatid mo, pinagkatiwalaan mo. Hindi ko naman akalain na aabot sa ganito yung sitwasyon na magiging masisiraw siya sa pera. Dinala ko pa yun sa Singapore, libre lahat. Hindi pa masasira ulo, di ba? Lahat ng ano, binigay naman sa kanila. Nanginginig ako mga chaps. Nagsishake ako mga chaps, wait lang ha. Maraming salamat sa views ha. Igalang kong pahinga lang ako saglit. Mahulaan ba yun yung gustula? Wala, ano ba yun? Nagpapalat yung mukha ko pala. Hindi, kausap, kanina nag-usap kami ni Jay, so, I don't know. Kaya nga lagi kong dinadasal sa Panginoon Lord na himasin niya yung ulo ng ate ko, baka mamaya meron ng sumusulsul talaga niya, kaya nagkaaganyan niyan eh. Buti po alam sa bangko sa inyo. Oo, alam sa bangko yung pera ko yun. Kasi pagka mag-withdraw siya ng pera, nagko-confirm muna sa akin yung bangko. Kung may consent ko ba na mag-withdraw siya, kaya nga nalaman ko kanina na nakakuha siya 2.5 eh. Then nag-ano sa akin yung bangko eh. Then alam nilang akin yun. Nakapangalan sa kanya pero akin yun. Kulang pa ba lahat ng sakripisyo mo? Kulang pa ba lahat ng sakripisyo mo para sa kanila? Yun na nga eh. Lahat na binigay mo eh. Pagod na pagod ka na. Alam niyo ba sa totoo lang mga chaps, ang pag-vlog hindi madali din. Akala niyo mag-vlog ka lang. Siguro sa mga baguhan ngayon, content, okay sa kanila. Pero mape-pressure ka na pag sumikat ka na, pag nag-viral ka na, mauobliga ka ng gumawa lagi ng videos. Ang tao kasi mag-aabang sa'yo, pero mapapagod ka rin, I'm telling you. Yung mga baguhan ngayon sa pagbablog, 1 year from now, tina mo, hindi na yan madalas mag-upload. Kasi mapapagod din yan, nakaka-pressure din kaya. Pag ikaw naging vlogger ka, mapipressure ka, ma-stress ka, anong sunod mong content, anong gagawin mong content, ganito, ganyan. Nakaka-stress din. Tsaka hindi naman habang buhay, nagbablog ako dahil. Kaya nga ako nagbi-business eh. Kasi gusto ko may source of income pa rin ako kung di na ako sikat. Ang pera ko, iniikot ko. Hindi ko lang basta-basta hinahayaan. Dahil ayokong dumating sa punto na alam mo yun, na ako ang mawalan. Pero kung ganito-ganito ba naman yung kadugo mo, nauutakan ka, nanakawang ka, mga ungrateful, eh talaga! Hindi ko na lang alam talaga sa mapupunta. Can you help me get the truck back? Yes! Thank you! Lahat ng mga nakakakilala sa akin in person, mga chats, alam ang ugali ko. Yung sinasabi ng ate ko, kinakalat niya sa lugar niya dyan sa Nabotas, yung sinasabi niya, na ako maldita, devil ako, ganito lang ako magpasahod. Sabihin niya sa pagmumukha ko yan. Kailan ako naging maldita? Nang walang dahilan. Magmamaldita ako kung mali yung trabaho mo. Depende na ka-depende sa'yo. Sabi ko na nga lang lagi eh, nakikita naman ng Panginoon, ng Lord, ng Panginoon ng mga ginagawa ko eh. Thank you. Ang gusto ko lang, may mas masal yung kapatid ko, bakit siya nagkaganyan. Yeah, inuunti-unti niya mga chaps. Inuunti-unti. Paano? Ano daw? Madam, bakit?
kumuha siya ng unti-unti niya. Bakit? Ano daw? Madam, hindi naman kasi pera. Usapan yung diwala pag na... Yeah, totoo yan. Totoo yan, sa totoo lang. Yung pera at tiwala, yung tiwala ng tao sa inyo, yun ang ingatan ninyo. Dahil pag nawala ang tiwala, mga chaps, wala na. Pag kayo kinain ng utak ninyong pera, sabi ko sa inyo, mamalasin kayo habang buhay. Pag nagpalamon kayo sa pera, mamalasin kayo.